Hello guys, no? So andito tayo ngayon sa Dagupan City, Pangasinan. So tingnan natin kung ano na ang meron ngayon dito sa Dagupan City. Dahil sabi nila ay one way na raw dito dahil inaayos ang kalsada. So yun, no? Makita natin sa unahan sa kanang bahagi ay mayroong inayos yung kalsada. Tapos makita natin dito na mayroong bulldozer. So, manual labor, di ba? So, pwede magtanong tayo, bakit kaya na magtaas ng kalsada? Dahil tataasan ito eh. Dahil dito kasi sa Dagupan ay meron ding na counterflow. So okay, pero mabilang lang. Pag umuulan tapos may baha ay tumataas yung tubig dito. May mga pison din guys, oh. Tumataas yung tubig at saka bumabaha. Kaya ginawa ng drainage. Tapos sa ipataas yung yung kalsada. So maganda yung plano ng pamahalaan ngayon. Dahil binigyan ng kasagutan. Tamang solusyon sa kalsada dito sa Dagupan City. Tamang-tama, no? Maganda yung mga plano sa gobyerno ng ating siyudad ngayon. So hindi masyado matraffic, no? Or walang traffic sa ngayon na makita natin dahil one way papunta doon sa patungo doon, pero meron pa rin mga bilang ilan na counterflow, halimbawa yun, motorsiklo. Siyempre maghanap ng pasahero yun, hanap buhay. So okay lang yun. Okay. So dito banda ay parang may traffic jam. Nasa Arellano banda tayo, guys.
traffic dito ng konti dahil sa baka isa lang yung ano doon, yung pathway. Tapos sa bigayan lang. Makita natin mamaya. Siguro ang project na ito para baka pagdating ng Pasko ay okay na ang kalsada. Maganda rin guys, di ba, ang puso ng gobyerno dito sa Dagupan City. Talagang makatao sila. Congrats sa kanila na talagang ginampanan nila ang ano ang dapat, di ba? Ito na, oh. Talagang tinaasa na. Yung sinasabi natin kanina, no, na isa lang ang roadway muna dahil sa ginagawa pa ang kalsada. Naglalakad na lang papunta roon sa school nila dahil one way nga eh. Pero dito, ito na yung crossing, diba? Banda roon ay galing yan ng Santa Barbara, Calasiao. Tapos doon naman ay galing Mangaldan. Dito, no, so makita mo sa kanang bahagi
City proper na to, guys. Downtown, no? Ay tinatrabaho talaga. Pinataasan ang kalsada. Nung nakaraan, wala pa yan. Ngayon, meron na. Dahil yung mga laborers para dito, kahit gabi, nagtatrabaho. Dahil sabihin natin, walang tao masyado. Walang sasakyan. Sa lahat ng mga taga Dagupan City, Pangasinan na nakatira sa ibang mga lugar or iba't ibang mga bansa, kung na-miss nyo na ang siyudad ninyo, Dagupan City, ito makikita ninyo na ito ang Dagupan City ngayon. Developing city. Pero para sa hindi pa nakapasyal dito sa Dagupan City, Pangasinan, so at least sa pamamagitan ng vlog na ito, ay makikita mo kung ano pala ang Dagupan City. Ito pala ang Dagupan City. Diba? So welcome kayo anytime. Dito tayo banda sa downtown. Kung papunta ka doon sa kanan o sa kaliwa, sa sentro na ito, ayun din ang mga merkado, no? Wet market. So doon, makabili ka ng isda, makabili ka ng karni, mga gulay, prutas, di ba? Kung isda man ay napakadaming bangus dito. Dahil Dagupan City is the milk face city. Masarap ang bangus dito, guys. Lalong-lalo na ang bangus na nanggagaling sa bunuan. Diba? Pwede nyong masubukan, matikman kung mapunta kayo dito. So yung one way, kita na yung bus, doon yun patungo. Lalabas doon sa Devenicia Road. Pero tayo, ikot lang tayo dito. Dahil gusto nating ikutin ang City of Dagupan. Para makita ninyo. Of transportation dito, no? May tricycles, may jeepney, may taxi din paminsan-minsan, tapos mga private cars. Pero siyempre yung iba naglalakad. Bisikleta din yung iba.
yun, oh, mga estudyante, umuwi na. Dahil mag-alas 12 na ng tanghali. Yung mga estudyante, guys, ay yung school nila, I believe, ay sa Central, no? Ng Dagupan. So, kanina, guys, dumaan tayo doon sa Fernandez Avenue. So, ngayon naman ay pasukin natin ang Pierce Avenue. Yun ang main street dito sa Dagupan City. May mga buses din. Yung mga bus pala dito ay yung iba papunta ng San Fernando La Union, yung iba Alaminos, yung iba papunta rin ng Manila, Baguio din, no? At marami pang mga destinations. Pierce Avenue ito, guys. Siyempre dito sa Pierce Avenue ay hindi ito one way. May kasalubong din, di ba? So walang ano dito, eh, walang construction sa kalsada. Lang banda sa may Fernandez sa kabila. Hindi masyado mga traffic dito. Yung traffic niya, konti lang.
Maganda rin kasi yung ano, yung may traffic lights. Dahil in few seconds or minutes, parang ganun, ay pwede nang mag-book. No? Maganda ang traffic lights na siya yung magbigay ng control sa kalsada. Dahil standard siya, di ba? Tamang bilang kung ilang seconds or minutes ihinto tapos takbo muli, di ba? So yun ang kagandahan sa may traffic lights. So makita natin guys na bago na, no? Or balik na ang normal, or sabi nila, tinatawag nila new normal, or di ba, na wala nang face mask, wala nang face shield, alcohol kaya, social distancing. Pero meron pa rin mga tao na nagfi-face mask kahit hindi na bawal. So yun pala ay choice, no? Personal choice ng tao. Ah, dito guys, no, sa baba, pagbaba natin ng tulay kanina, makita mo sa kanang bahagi ay mayroong road construction. So dito rin pala ay taasan ito. So ito ang Dagupan City ngayon, di ba? Na mayroong road widening, merong ipataas yung kalsada. So napakaganda ang plano ng ating pamahalaan. But of course, merong pondo na gagamitin dyan. Dito, wala pa dito banda, pero I believe kasama ito sa plano, tataasan. Yung sa kabila guys, SM Center yan. Siguro sila nakakaalam sa plano dito dahil mataas sila. Alam nila ang plano ng gobyerno, kaya mataas yung ano nila, oh, yung flooring. Andito tayo guys sa ano, sa MH Del Pilar, banda ng Dagupan City, city proper. So umikot lang tayo guys, no? So ngayon ay bumalik tayo dito sa Fernandez Avenue, no, diyan sa kaliwang bahagi. So yun ang Dagupan City.
maraming salamat guys sa panonood ng video na ito or mga videos ko, di ba? Thank you for watching, ika nga. Huwag kalimutan mag likes, mag comments down below, at mag hit ng notification bell para updated ka palagi sa mga videos na i-upload natin dito. At saka thank you for subscribing. Pero kung meron na ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Thank you very much. Thank you.
pop pop.